Paano ko ang pinaka-paborito mong laro na Roblox ay meron palang mga nakatagong dark secret o yung mga nakakatakot na sekreto na hindi pa natin alam? Paano kung malaman mo ang lahat ng mga ito? Magpapatuloy ka pa ba sa paglalaro? Pero disclaimer lamang po, hindi natin sinisiraan ang Roblox. Ito ay mga creepypasta at mga theory patungkol nga po sa game na ito. So dito pag-uusapan natin o papanoorin ko sa inyo ang apat na dark secret sa likod ng mga nakuha ng larawan sa Roblox at iba pang mga dark story sa likod nga po ng Roblox. So yun ang aalamin natin kung may katotohanan nga ba ang mga ito. So ngayon meron tayong papanoorin, so ako po mismo ang gumawa nito. Last year ko pa ito ginawa at ngayon ay papanoorin natin. Dito ay papaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba yung mga dark secret o yung mga dark story sa likod nga po ng mga laro, mga larawan, mga theory sa larong Roblox. So simulan na natin. So again, ito ay Roblox creepypasta lamang. Posibleng totoo at posible namang hindi. Okay. Natin ang mga kilapot na litrato sa Roblox at ang dark story sa likod ng mga ito. Hindi na bago sa atin ang mga simpleng litrato na nakikita natin. Pero mayroon palang nakatagong sekreto, nakatagong kwento. Na kapag natuklasan natin ay mapapaisip na lamang tayo kung ang mga bagay na ito ay may katotohanan o wala. Kaya minsan hindi maiiwasan na nagdadalawang isip tayo na maglaro ng isang game kapag nalaman natin ang dark story sa likod nito. Dahil takot tayo na maka-encounter ng mga might, ng mga creepypasta might sa larong ito. Katulad ng larong Roblox. Melvin. Sinong hindi nakakakilala kay Melvin? Isa siya sa mga itinuturing na pinakadelikadong might sa Roblox. Meron kasi itong abilidad na pumatay ng isang Roblox user ayon sa ilang mga conspiracy. Si Melvin ay mayroong malungkot na nakaraan. Pero sa kasalukuyan ay isa siya sa mga kinakatakutan. Paano? Magbalik tayo sa taong 2007. Si Melvin ay isang solidong manlalaro ng Roblox. Araw-araw ay naglalaro ito at ang larong Roblox ay isa sa kanyang mga paborito. Pero isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Melvin ay biglang pumanaw dahil sa karamdaman na cancer. Apat na taon makalipas taong 2011, ang Roblox ay gumawa ng isang transparent ghost shaggy bilang honor kay Melvin. Naging patok naman ng larong ito pero hindi rin ito nagtagal dahil agad nga itong dinilit ng Roblox sa hindi masabing kadahilanan. Maraming nagsasabi na baka naisip ng Roblox na makakasama ito sa kanilang imahe dahil gumawa sila ng isang ghost game bilang honor sa isang batang namatay. Ayon naman sa iba ay masyado raw sensitive ang larong shaggy game. Pero dahil sa ginawang hakbang na ito ng Roblox ay nagalit umano ang kaluluwa ni Melvin. Kaya naman taon-taon. Alam niyo yung nagbalik yung kaluluwa nung bata para lamang maghigante. Kasi nga naman, 'di ba, binura ng Roblox yung isang ghost game na para dapat ay maging alaala ng batang namatay. So, yun nga naman, 'di ba? Kasi biruin mo nga naman si Melvin ay isa sa mga pinakaunang user o manlalaro ng Roblox, player ng Roblox ng mga unang launch nga po nito, no. So, kumbaga tama naman yung ginawa nila, no, bilang pag-alala o pag-honor kay Melvin na bilang isa sa mga pinakaunang player o user nga po ng Roblox. Pero I don't think so, no, kung totoo nga ba talaga na nagbalik yung kaluluwa ni Melvin para maghigante. So, meron kasi yung mga ano, kaya nandahil dyan, mayroon mga kakaibang encounter. So, mamaya, makikita nyo yun kasi minsan, ang laging nire-report ng mga player dati ng Roblox, na-encounter nga nila si Melvin. Minsan daw parang nakatitig sa'yo, which is sobrang creepy. So, tuloy natin. Taon ay pumapatay siya ng mga Roblox user bilang kante. Mga kaparin, kung nais ninyong malaman ang buong detalye kung paano nga ba nagbalik ang kaluluwa ni Melvin at kung paano niya isinasagawa ang pagpatay sa mga Roblox user taon-taon, ay pag-uusapan natin yan sa mga susunod natin mga video para mas magkaroon kayo ng kaalaman patungkol kay Melvin. Sa kasalukuyan ay maraming mga laro sa Roblox tayong makikita na pangalan ay Melvin bilang pagpupugay
o marami sa kanila ang gumaya, no? At marami din sa kanila ang nais na makatuklas pa ng ibang mga bagay. Pero isa lang ang sigurado tayo, mga kapare. Si Melvin ay mayroon ngang malungkot na nakaraan, maagang pumanaw sa mundo. Pero ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami siyang napatay sa kasalukuyan. Isa rin ang dahilan na yan ay ang pagpilit ng Roblox sa kanyang laro. So sa mga nagtataka, hindi po in real life pumapatay si Melvin sa mismong game lang ng Roblox. Kasi nga magmula nga nung na-delete o dinelete mismo sadya ng Roblox yung game, yung Ghost Shaggy game na Melvin, doon na nga kumbaga parang nagalit yung kaluluwa ni Melvin. Ang ginagawa niya, kasi ito natatandaan ko to eh, nag-join, no, ang isang player na may pangalang Melvin, which is yun sabi daw ay nare-represent yung kaluluwa ni Melvin sa mga server o sa mga game dito sa Roblox, at doon nga ito pumapatay ng mga players o user na makita nga nito. So maraming nagtataka kung paano kahit ka sa mga RP, 'di ba, sa mga RP server is pumapasok din si Melvin at pumapatay din daw ng mga players, which is maraming nagtataka kung paano niya yun nagagawa. Marami ang nagsasabi na si Melvin ay isang hacker. Marami naman nagsasabi na si Melvin ay isang pakanalang umano ng Roblox. Kumbaga, parang nakaprogram na si Melvin para magbigay ng takot sa mga players, hindi lang para mas dumami ang mag-download at para mas sumikat palalo. Kumbaga, parang alam niyo yung familiar kayo sa Minecraft Creepypasta, 'di ba? Nagpadala yung Mojang ng isang Herobrine para manakot. And sabi doon, si Herobrine daw ay gawa ng isang hacker, yun pala is mali lang. O, kumbaga na mali lang ng program yung Minecraft. So same lang din kay Melvin. Yun ang sabi sa mga theory. Pero ako, siguro mas naniniwala ako na si Melvin ay posibleng kaluluwa nga talaga ng batang namatay na nagalit. Diba? Kasi may mga kaluluwa ang nagagalit kapag, alam nyo na, ginawa mong isang bagay na ayaw nila. Tuloy natin. Ginawa mismo ng Roblox bilang pagpupugay sa batang namatay. Don Choi. Basically, isa itong laro na sa pangalan pa lamang ay mapapaisip ka na kung dapat ka pa bang sumali at subukan ng larong ito. Makikita sa larawan, mga kaparing, ang isang tila might ng walang katawan at ulo. Siya ay walang iba kundi si Nem. Isa siya sa mga makikita sa larawan o isa siya sa mga makikita sa larong Don Choi. Pero hindi pa si Nem ang dapat mong katakutan, dahil kung iniisip mo na ang karakter na ito ay nakakatakot at delikado na, pero nagkakamali ka. Kapag nag-leave ka sa laro at sumali ka ulit, si Nem ay maglalaho at hindi mo na siya makikita, at papalit naman ng isang karakter na si Guest. Susundan ka naman ito kahit saan ka pumunta. At kapag muli ka namang umalis sa larong ito, pagkatapos bumalik ka makalipas ng ilang oras, dito mo na mararanasan ng isang kagimbal-gimbal na kahit sino ay ayaw na ayaw itong mangyari, o kahit ikaw na ayaw mo rin mangyari. Ang karakter mo ay mawawala ng muka. Ang mga friends mo sa Roblox ay maglalaho na parang bula kasama na ang Roblox points o ang player points. At higit sa lahat, ang computer o kahit anong device na ginagamit mo ay masha-shutdown bigla-bigla. At makalipas ng ilang oras, kapag muli mo itong inopen ay magkakaroon ng virus sa kahit anong device na gamit mo. Walang eksaktong paliwanag, mga kaparing, kung sino nga ba talaga ang dalawang karakter na ito sa larong Don't Join. Pero marami mga nagsasabi na baka ang nasa likod ng mga ito ay mga hacker. Ayon naman sa mga conspiracy, si Nem at si Guest ay dalawang matalik na magkaibigan. Sila ay namatay, pero nung sila ay nabubuhay pa, ang gawain ng dalawang ito ay manghack. Pero nang mawala sila o pumanaw dahil sa isang aksidente, ang kanilang mga kaluluwa ay muling nagbalik sa Roblox upang makapangbiktima. At iyan nga ang ilan sa mga conspiracy dark story lamang sa likod ng dalawang karakter sa Do Not Join. So basically, si Nim at si Guest ay dalawang magkaibigang hacker nung nabubuhay pa. Pero kahit patay na ay ginagawa pa rin nila.
No. Ewan ko lang kung meron pa rin bang nag-i-exist na game ngayon sa Roblox na Don't Join at yung kay Melvin. Pero para makatiyak tayo, check natin sa Roblox. So ito mga paring, i-search natin kung meron pa bang nag-i-exist na larong Melvin. Yan. Okay, so ito marami. No, Melvin, yung ano, the survey, abutin kay Melvin to. So marami pa rin talagang nag-i-exist na game ngayon kay Melvin. Pero ang napansin ko dito ah, isa, dalawa, tatlo. So, tatatlong game na lamang yung nag-e-exist ngayon about nga kay Melvin. Pero dati, noong 2022, kung hindi ko pa makalimutan, nag-try ako mag-search sa Roblox about nga sa game na Melvin, pero madami pa pong nagsilabas ang mga game. Tingin ko si Roblox mismo ang nag-delete ng ilang mga game about kay Melvin o kusang shut down no ng mga owner ng mga game na gumawa noon. Ewan, hindi ko lang alam. Ngayon try naman natin kay Don't Join kung meron pa rin bang nag-i-exist na game about niya sa kanila. Okay, so wala na. Wala na. Ay, Don't Join this game. Hindi ito eh. Kasi nung unang try kong mag-search about sa game na yon, meron pa akong nakita. Ito rin. Ay, hindi ito. Puro naman itong barilan eh. Hindi. Kasi yung unang game nga, no, ay medyo mga tatlo, dalawa pa yung nag-i-access na game nun. Pero so far sa ngayon ay wala na. Hindi ko alam. Baka si Roblox mismo yung kusang nag-shutdown. I don't think so. Pero yun nga. Okay, balik tayo sa papanoorin natin.